Hi guys, andito tayo ngayon sa Pagsibol Village para samahan natin yung isang client natin, sina si Miss Dana, para sa kanyang house turnover dito sa Pagsibol Village 3, Phase 2. Ayun nga, ang aga-aga namin pumunta. 6:30 pa lang nandito na kami sa site kasi excited kami na makita yung house ni Miss Dana tsaka sa kanyang paglipat. Ayun nga, pumunta na kami kay guard para ipacheck yung mga docs namin. So okay naman daw, complete. Waiting na lang daw kami na para sa pag-fill up. Ayan nga, ang bilis din agad. Maya-maya, pinag-fill up na rin kami. Okay naman daw at walang problema. Kasi bago kami pumunta dito, napaprint na namin lahat. So, mabilis lang yung process. Then, nag-discuss, konting discuss. Tapos masaya-maya, pumunta na kami dito sa bahay, sa unit namin. Nagkandaligaw-ligaw pa nga kami kasi hindi namin makita kung saan. Doon lang pala sa may pinakaunahan. Ayun, ang ganda-ganda ng bahay ni Dana. Tapos ayun nga, pila-pila pa ni Mamo. Sabi niya, very thankful daw siya sa agent niya kasi ito daw yung nabigay niya sa kanya. Kasi 10K lang, may bahay ka na. San ka pa, di ba? Tapos dito, kaganda kay Pagsibol na maximize yung space niya talaga. Yung lababo niya nandun na sa dulo. So, na-maximize yung malaki yung space mo para dito sa living area. Tapos, ayan na yung CR niya. May tiles na rin. Tapos, yung pinacheck na rin sa amin ng engineer kung meron daw mga punch list, kung may kailangan ipaayos. So, wala naman kami nakita. So far, okay naman siya. Tapos, ayan, nung kasya pa dalawang sasakyan dito sa labas niya, sa excess na that area niya sa labas. Ang luwag-luwag pa. So, yun, chinek na nga namin hanggang sa taas. So, okay naman siya. Wala naman naging problema. So, tinig namin sa taas. Okay naman. Sa taas, wala palang division. Ikaw na magpapatiles. Tapos, sa inyo, lumabas na rin kami. Nakipag-usap na kami dun sa mga nag-turnover din dun sa malapit sa area. Pa-comment naman ng yes kung gusto mo rin magkaroon ng ganitong sariling bahay.